Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, yeah, ito yung reading natin for water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Take only what resonates, guys. Hindi ito magre-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. For personal reading, Jing Tarot Reader, paka-search na lang siya sa Facebook. Siya yung pwede magbigay ng personal reading sa'yo. At magbibigay nga pala siya ng free na personal reading ngayong October. Sana maswerte kang mapili, no? Kasi mamimili siya dyan sa mga nagko-comment sa akin madalas. Sampu mula sa ating channel yung kanyang pipilian or pagpipilian. And doon din naman sa kanyang page at sa kanyang group, mamimili din siya ng 10 doon. Okay? So, sana mapili ka. Okay, this is for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start your reading. Okay. Ten of Swords. The Strength card. This is a major arcana. Okay, Water Sign. One last shuffle. Ten of Pentacles is here. Ang dami na ingit sa'yo. There's a person na parang sinisiraan ka niya because naiingit siya sa kung ano yung meron ka. Be careful of this person. Maybe a false friend or someone na parang tinuring mong kaibigan or pamilya. Ingit na ingit siya, ang dami niya sinasabing hindi maganda sa'yo or sa pamilya mo. Laban sa pamilya mo kasi damay sila. With the Ten of Swords, there's this person na parang maybe there's an ending na nangyayara sa inyo, that person ito because of a third party situation. Pero parang ang energy niya is yung love pa rin naman niya is nandun para sa'yo, kaya lang tinatago niya yon. Hindi niya sinasabi yun sa mga tao sa paligid niya. Kasi ayaw niyang makasakit or masaktan. Or makasakit. High chance na makasakit because I feel like there's another person na involved sa connection niyo and maybe nasa side niya yon. Pero yung feelings at emotions niya nandun pa rin sa'yo. Tell me more for water sign, please. For water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Sobrang nasasaktan to person na to because he or she is stuck sa relationship with the Three of Swords. Maybe this is another relationship, connection. So, pwedeng may family na involved. Stuck siya dyan with the Eight of Swords. This person is really sad. Nalulungkot siya with the Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Kasi wala siya magawa. This person, wala siyang magawa sa nararamdaman niya sa'yo at wala siyang magawa sa sitwasyon niya. So, sobrang nahihirapan siya, sobrang nasasaktan siya. Nahihiya din siya at the same time sa'yo sa nangyayari sa kanya at sa sitwasyon niya. What's with the Strength card, please? Spirit guides, angel guides. Ten of Wands is here. The High Priestess and the Fool. Ayan. These are two major arcanas. The High Priestess and the Fool. Ten of Wands at the bottom of the deck. At the bottom of the deck is the Two of Pentacles. So, ito yung Ten of Wands. These are like yung taong naiinggit or talagang nakakaamoy nga pala ako ng saging. Like maybe nilaga. This could be a reading. Or minatamis na saging. This could be a reading. Ano siya eh? Alam mo itong taong to? Maybe someone who is a joker. Nakakarinig ako ng mga tunog or mga tawanan sa inyong dalawa nitong taong to. Naiinis siya sa'yo because parang feeling niya is pabigat ka, ganon. Or hindi niya gusto yung attitude mo. Dinadaan na lang niya sa tawa. Anyway,
Water sign. Could be a very spiritual person. Ito yung tipo ng taong akala mo kaibigan mo, pero ano, parang tinatraidor ka, so mag-ingat ka sa kanila or sa kanya. Mararamdaman mo yun eh, sa feeling mo kung pwede bang pagkatiwalaan tong taong to or hindi. So kung may may something kang nararamdaman na off dito sa taong kausap mo, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Okay? Just keep it to yourself. Hindi naman nila kailangan malaman kung anong dapat nangyayari sa'yo or whatsoever, di ba? Para maiwas ka sa chismis or what. Kasi parang nananrider talaga siya eh. So what's with the Ten of Pentacles? Pagdating sa pera, I can see money sa something. Like maybe you need to travel. Kasi yung money ay nandun sa place na pagtatravelan mo. The world is here. You need to go or travel. Medyo matagal lang si pagtatravel, but it takes time naman talaga. Pero okay lang, kasi mas aangat ang buhay mo with the Two of Pentacles. Pwedeng malayo ka pa dito sa mga taong naninira sa'yo. What will happen in the near future for you? Water sign. In the near future for water sign, Temperance is here. There's a Six of Pentacles and the Justice card. Someone is going to help you. Ayan, kung ikaw ay magta-travel, I can see someone helping you. I can see you signing a contract with someone. The Temperance, Page of Swords, and the Four of Pentacles, kailangan mo nga lang mag-ipon if you want this thing to happen. I-develop mo rin yung skills mo. For some of you, maraming nandyan sa harapan mo ngayon, so hindi mo ma-accept or matanggap itong offer. But I can see an offer for you in the future. Kung ano man yung mga ginagawa mo na hindi naman masyado importante, huwag mo nang gawin. Tapusin mo na yon, because I can see messages na hindi sinasagot, nire-replyan. You have to decide with the Two of Swords ko anong dapat mong gawin, if you, what future you want to happen in your life. Kasi I can see na mas magsa-celebrate or mas magiging maganda yung bunga sa'yo at a lot of celebration kung aalis ka sa comfort zone mo. Okay? So that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.